Hello everyone! Maganda araw po sa ating lahat mga kalingap. Sa mapagpalang araw na muli. Kumusta po kayo? So for today's vlog, ito babalikan natin yung unang kauna-unahang pagdalaw ni Kalingap Rab, nila Kalingap Rab doon sa bahay nila Rina. No, ito, panoorin po natin. Lolo, magandang araw po sa inyo, Lolo. Magandang araw. Kumusta po kayo, Lolo, dito? Lolo. Pabalo lang po. Ba't ka lolo na luluha po? Pag-inarap na po ko sa anak ko. Ano po? Pag-inarap na po ako sa apo ko. Sa apo niya po? Hindi na ako makatrabaho. Natagal na yan, Tol. Bakit naman po? Alaga, apo po yan. Hindi po kayo makapagtrabaho dahil sa apo niyo. Kulang naman po, anong support niya, gumagawa. Asan po yung mga ano niya? Wala naman po, hindi lang po nagbibigay. Hindi. Kung pabayaan ko naman po yung kawawa naman po yan. Wala po siyang magulang? Hindi po, hindi naman po rin yung pinapansin. Ako nga po lahat na lang dyan. Munti pa nga ako dyan makulong. Munti kang makulong, Lolo? Bakit po? Anong nangyari? Rip ko daw. Hindi ko naman rip. Sabi ko kahit siyang hospital, kahit sa Amerika nyo dali niyan. Kahit magaling na doktor, patingnan nyo kung kinungkulan. Ang pala nang po, nagkasakit. Munti pa akong damputi na lang. Ay, grabe. Grabe po ang sakit pa siyo. Bait ka naman tao. Wala na ako nakakaya. Wala akong napapat. Bakit ganito po? Pinagpintangan pa po kayo ng ganun. Grabe po ang sacrifice ko niyan. Dalawang taon na po yan. Dalawang taon na po yan, Lolo. Ilang taon na po ba siya? 15 pa lang po yan. Kawawa naman, ano? Ano po ba nangyari sa talaga sa kanya? Ayun na. Labigad daw po. May minsan, nagliligo. Wala kasi po ako parati. Nung walang sakit niya, wala nag-aasikas, wala nagbabantay, nakawa naman. Ibig sabihin, hindi nyo rin po lang talagang tunay na nangyari sa kanya. Hindi po, hindi po kaya may napinainom, may nagpainom sa kanya. Ewan ko po, no, mamatay po yung ama niya, tatay niya, doon siya pa, magpunta kami. Ah, yung, ibig sabihin, yung mama niya? Yung asawa po yung nanay niya, namatay. Yung tatay, patay na po. Pumunta kami, bimisita mong kami, gustong pumunta, nagpaiwan yan doon. Kinamagapagkaon ko doon, gaya na po ang nangyari. Kung di ka po pinapunta yan, di pa saan nagkaganin. Ay, nanay naman po yun, kaya pinapunta ko, pinaiwan ko. Sabi ko, diyan ka lang muna anak ko, hindi naman si nanay mo. Pagpunta ko ng maga, susunduin ko na eh. Pagpunta dito eh, wala na. Gaya na po yan. Kilala niyo po kami tayo? Si Kuya Bal? Ayun po. Nga po. Sabi ko, matagal na daw. Sana gusto mo nangyayang tulong kay Kuya Bal. Nga po. Wala po ko. Ano po ba tayo trabaho niya po? Magsasaka lang po. Pero paano niyo po na pa ano itong bahay niyo? Sementado ang bahay niyo? Ay, nung pong may asawa pa po ako eh. May trabaho po kami parehas. Ay, napagtulungan namin. Ngayon, naghiwalay na po kami. Ang lalaki okay. Naman po yung asawa ko. Ah, yung asawa ko nagsama na rin sa iba? Oo, kaya po. Grabe ang nakikita. Sabi niyo, kayo na lang po talagang nag-alaga dito sa ano? So mga Kalingap, binalikan natin itong unang interview ni Kalingap Rab dito sa lolo ni Rina, no? Base doon sa interview is nasabi niya doon na 2 years nang ganyan yung sitwasyon ni Rina, mga Kalingap. At hirap na po siya, umiiyak na siya sa sobrang dinatanas na hirap na sabi niya is walang pumapansin doon sa kanyang apo, yung nanay ay hindi naman pinapansin, hindi man lang binagbibigay. Dahil itong nanay po ay meron ng asawa at yung tatay ni Rina ay namatay na, no, mga Kalingap. So napakahirap talaga ng sitwasyon ni Lolo dahil sabi nga niya, hindi na siya makapagtrabaho dahil binabantayan niya si Rina, no. Kasi ang ginagawa po kasi ni Rina is kapag sinusumpong siya is tumatakbo siya kasi kailangan ano siya, may nagbabantay, no, mga Kalingap. Tapos nagwawala siya, pinagtatapo niya yung mga gamit, no. So napakahirap po talaga ng ganyang sitwasyon. At sa gabi, is ganun din puyat sila, no, hindi natutulog sa gabi. So napakahirap po nung sitwasyon at kalagayan ni Lolo. Dahil syempre yung pangangailangan nila sa araw-araw, ay kailangan niyo pang magtrabaho, no, para may kainin sila. So kaya napapaiyak po si Lolo dahil sa hirap ng pinagdaanan niya, no? Pinagdadaanan dito sa pag-aalaga dito kay Rina. Ang naging sanhi daw po nito, eh, simula daw po ito nung dinala niya, pumunta dun sa nanay,
at iniwan niya doon, nung balikan niya, ay iba na yung kilos ni Rina. Doon daw po ito nagsimula, mga kalingap. So sabi nga ni Lolo, hindi niya alam kung may napainom or ano yung nangyari. So doon nag-start yung pagiging violente. May time na violente itong si Rina, no, mga kalingap. At nakita naman po natin nung dinalaw nila Kalingap Rab na hindi po siya makausap, no. Hindi siya umiimik, nakatingin lang. So ang ginawa nila Kalingap Rab is ito, binalikan nila at dinilhan ng mga pagkain, at ang ginawa is pina-check up sa doktor, no, mga kalingap. So alam naman natin, mga kalingap, na yung gamutan talaga ay napakamahal, no. Dahil sabi nga ni Lolo, hindi niya kayang tustusan yung mga gamot ni Rina dahil yung hanap buhay niya lang is hindi sasapat doon sa pambili ng gamot, no. Sa hirap po talaga ng buhay, kaya ganyan yung nagiging reaksyon ni Lolo, no. Talagang napapaiyak siya sa sobrang hirap na dinadanas, lalo na doon sa sitwasyon at kalagayan ni Rina. At isa pa dito, mga kalingap, yung masakit na nangyari kay Lolo, sabi nga niya, is pinagbintangan siya na ni-rape niya daw yung kanyang apo, no. Sabi nga niya is kahit patingnan sa doktor yung kanyang apo, ay never niyang ginawa yun, no. At nakita naman po natin, no, si Lolo po talaga ang porsigido na gumaling itong si Rina, no. Kung may ginawa siyang masama sa kanyang apo, eh, hindi niya puporsigihin na gumaling ito, di ba, no, mga kalingap? Dahil alam naman po natin na kapag, siyempre, kapag gumaling na yan si Rina, is malalaman natin kung ano ba talaga yung totoo. Pero si Lolo po talaga ay nagsasabi daw siya ng totoo na wala siyang ginawa sa kanyang apo at never niyang ni-rape ang kanyang apo, no. Marami po tayong nababasa ng mga hindi magagandang comment at ano lang po tayo, no. Huwag po tayong magsalita ng hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung nangyari, hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari, kaya iwasan na lang natin yung hindi magagandang comment na ibibigay natin, no. Hindi natin, huwag nating i-judge agad yung tao, no, si Lolo, dahil siya nga yung nagmamalasakit sa kanyang apo para gumaling ito, no. Gustong-gusto niya po talaga na gumaling yung kanyang apo, kaya huwag na lang tayong magsalita ng hindi maganda or mag-comment ng hindi maganda na makakasakit sa damdamin, no, ni Lolo, dahil hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung nangyari, no. Dahil wala naman tayo dun sa lugar, wala naman, hindi natin alam kung ano ba talaga, bakit nagkaganyan si Rina, no, mga kalingap. So ito, mga kalingap, ang magandang balita po dito is malaki na yung improvement ni Rina. Nakikita na natin yung unti-unting pagbabago sa kanyang kilos, no. Sa kanyang kilos makikita na po natin yan, at masaya po tayo para kay Rina, dahil yung gamutan sa kanya ay malaki yung naging pagbabago, na yung pag-inom niya ng gamot ay malaki yung naidulot na improvement, lalo na sa kinikilos ni Rina ngayon. Hindi na daw po ito nagwawala, sabi ng kanyang lolo, mga kalingap. So magandang sinyalis po ito na itong si Rina ay gagaling, no. At aabangan po natin yan, mga kalingap. At yung mga upload po ni Kalingap Rab, no, kahit kay Kuya Bal, supportahan po natin, no. Supportahan po natin ang Kalingap, no. Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlogs. So maraming salamat po. At hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!